Radio. Gagawin natin ngayon ay sasagutin natin yung mga katanungan ng ating mga kapatid mula sa gitara mo, Pilipinas. Marami tayong mga kapatid doon. Sobrang dami nila. Minsan, itong mga tanong nilang to ay, you know, general. May mga hindi pasagot or gusto rin malaman, katulad ninyo. Katulad ko na minsan ay Google na lamang or minsan ay FB. Ang unang tanong ay mula kay Chachi Chen. Chachi Chen. Bakit po ganun? Kakabili ko lang ng gitara ko. And kanina, siya chinutune, ano? Kanina ko lang siya chinutune pero hindi pa rin matune. Siguro ang ibig sabihin is kanina pa niya chinutune pero hindi niya pa na matune. Pa-help naman po. May picture siya dyan ng gitara niya bago niyang bilian. Yung mga bagong gitara kasi, minsan kasi naka-out of tune yan habang naka-display. As much as possible, yung mga seller kasi, dinidetune nila yung gitara kasi ayaw nila na matagal na may tension yung neck. Lalo na kapag nakasampay doon, minsan nagwa-warp yung gitara. And especially kapag yung mga or midi, mostly, madali silang mag-warp ng neck. Masasuggest ko lang sa'yo, kapatid Chachi Chen, ay bumili ka rin ng tuner na katulad ito. Yan ang kailangan mo, kapatid. Yan, makakatulong sa'yo yan. Dito nakalat kung mga iba't ibang klaseng tuner, iba't ibang klaseng presyo, iba't ibang klaseng tsura. Pero isa lamang ang kailang general use ay i-tune ng iyong gitara. Tulungan kang i-tune ng iyong gitara. Kung wala ka ng pabili, napakadali. I-download mo ang app. Ito, yung panahon namin by ear. Sinutune namin yung gitara. And most of you guys, lalo na sa mga nung nagsisimula din ako, hindi ko alam yung tuner actually. Wala akong idea na mayroon palang tuner. Nalaman ko lang yung tuner siguro nung nahilig na ako sa electric guitars and you know. Malaking tulong, malaking tulong. Lalo kapag nagre-record ka na, and, like, kailangan mo yung nakatune lahat, lagi yung gitara mo. Ayun, tanong ni Deo Tobes II. Any suggestion po? Kasi lagi po ako napuputulan ng string sa number 1. Salamat po sa iyong kasagutan. God bless and more power. Ang Les Paul to. And yung bridge niyan. I think kaya ka laging napuputulan ng string. Depende kung saan napuputol eh. Kung sa taas ba o sa bridge. Sa neck part ba o sa bridge. Kasi kung sa bridge yan, it's possible na medyo sharp yung ano, medyo lilihain mo na konti yun siguro part na yun, baka kasyadong siyang sharp, so yun, or siguro baka yung string na nabili mo ay sobrang manipis, so kunwari baka 8 yan, so, kasi mamumurahin na string kasi madaling puputol talaga yan, and basically hindi dapat napuputol palagi yun unless the way na chinun mo yung gitara mo, bibigyan mo siya ng space. Ito, E. Mare, ano? Bigyan mo siya ng space. Lalo na kapag hindi man siya locking tuner. Maglagay ka siguro mga 1 inch. Napapaikutin mo yun. Thread na yun. Para sa ganun, hindi masyadong nabibigla yung string kapag chinutune mo. Sigurado yan. Sigurado yan kapag palagi kang nag-gent. Nag-gent yan. Maka naman metal yung tugtugan ninyo. Puro heavy strumming. And siguro masasuggest ko rin na mag-invest ka sa magandang strings. Yan. Katulad ito, yung Elixir strings yan, sa para sa akin na mahal yan pero magtatagal sa'yo yan. More than 6 months kahit di mo palitan yung strings mo. Sigurado yan. Gagastos ka lang siguro ng mga 600 to 700 pesos para sa set ng strings na yun. Pero honestly, sasabihin ko sa'yo, magtatagal yung strings mo. Lalo na kapag tapos mong gamitin, pinupunasan mo, yun. Kasi yung mamumura yung strings kasi, mga sabi mo, tigli 5 piso, 20 pesos dyan ngayon, siguradong isang gamitan lang yan. Lalo na kapag hindi mo napunasan, kakalawangin agad yan. Yung kasi mga electric strings, may mga iba't ibang coating yan. They prevent corrosion. So, sobrang tibay niyan ng strings niya. Kahit na 9s, ginagamit ko yan. Yung cheese katulad dito, itong mga gitara dito. Naka 9 yan. Hindi na ako masyadong naglalagay ng makapal dahil, you know, tumatanda ka, medyo
umaarte na yung kamay mo. And gusto mo ma-relax lang na pag naglalaro ng gitara. So, pangatlong tanong natin by Duel Thousand. Ibang pangalan yan. Pwede po bang mag-adjust ng low action gamit niyan? Sensya na po, di ko po alam pangalan yan. Okay, ang pinilugan mo na yan, ang pangalan niyan ay Trust Rod, kapatid. Oo, pwede mo siyang i-adjust dyan, pero kailangan mo maintindihan kung paano mo siya i-adjust. Pag ang unang-una, bago mo isipin na i-adjust yung Trust Rod, kailangan mo muna intindihin yung gitara. So, baka naman mataas yung strings mo dahil sa dyan sa bridge na yan. Pwede mo tanggalin yan actually. Pwede mong lihain yan para bumaba yung action mo. Yun ang unang-una mong gagawin. Bago mo i-adjust yung neck. Unless naintindihan mo talaga kung una neck talaga yung problema mo. First of all, dapat nung binili mo yung gitara mo na yan ay may kasama siyang truss rod adjuster. Hindi man, kailangan mong bumili. Kapag ang bend ng neck mo ay pag ganito, yan, parang naka-smile. Diba, ito, kunwari ito, naka-bend ng pag ganito. Makikita mo yan, kaya nila palagi natin sinisilip yan eh. Sinisilip natin palagi yan kung diretso o hindi, di ba? So, imagine mo, kapag pag ganito yung bend niyan, ang gagawin mo doon, luluwagan mo. So, paano mo luluwagan? Papaikutin mo siya pakaliwa. So, left. Lefty loosey. Yan. Pero pag ang bend yan ay paganito or masyado siyang lumampas, parang paganito, parang concave. Si paganito. Pahigpit yan. So, basically, kapag mataas ang action, pa-left ang adjustment, okay? Dahil nag-bend ng paganito yung neck. Okay? So, yan. Pero dahan-dahan mo lang dapat yung gagawin. Hindi mo biglaan na kakaliwain mo kagad siyang ganun ng quarter. Hindi. Titignan mo siya unti-unti. Habang iniikot mo yan, chine-check mo yan dapat yung neck. Tsaka yung strings. Kita mo yung shadow ng strings dun sa neck mo. Kikita mo kapag dumidiretso na. Pag dumiretso na lang, at pero mataas pa rin yung action niya, kailangan mo siyang bawasan sa bridge. So ito na yan. Ito na taas yung nasabi ko sa'yo. Lihain mo lang yan. Lihain mo. Check mo kung gano'ng kalalim. Siguro mga 1mm, 2mm. Tapos natin na. Nililihan lang yan. Or mas kung talagang hindi mo maintindihan yung sinasabi ko, punta tayo sa inyong paboritong Luther. Sigurado sila, matutulungan kayo. Magastos siya, pero actually, naintindihan ko na may mga Luther, depende yun sa gitara. So, kung ang gitara mo ay mamahalin, sigurado mahal yung babayaran mo. Ganun sila. So, kumari, alam nila na isang 1,000 gitara yan, eh, hindi ka naman nila sisigilin ng 1,000 at mas mahal pa yun sa gitara mo. So, katanungan, pwede po bang maglagay ng humbucker sa strat? And anong format? Okay. Actually, ito may sinabi siya, SSH, SHS, SHS, SSS, SSS, MI. Ibig sabihin nun ay, yung S ay single coil, yung H ay humbucker. So, explain ko sa'yo. Siyempre, pwede kang maglagay. Katulad nito, isang strat na nandito, makikita mo siya. Ang configuration nito ay HSS. Yan. HSS. Siyempre, pwede mo siyang ilagay yan sa strat. Strat to, basically. So, ang siguro ang tanong mo is, ano bang magandang configuration? Well, depende sa sound na gusto mo. Pag SSH, actually ito, gusto ko itong SSH. Kasi, nakapag-produce siya ng clean tone sa neck at heavy tone sa bridge. Kasi syempre ito, most likely, dyan tayo nagbababad kapag gusto mo heavy yung sound natin. Yung mini na humbucker, yung nilagay mo. Yung parang sing size lang nitong single coil, pero actually humbucker siya. May ganun naman. Kumari,
same or double cut. Single coil siya, yung size niya, pwede mo siya salpak dyan. Lagyan mo siya ng humbucker sa gitna. Usually, ginagamit yung humbucker sa gitna kapag heavy rhythm tone. So, ang gitna kasi usually ginagamit siya sa rhythm tone. So, lahat yan, sa sound siya ng full. Pag sa bridge siya, pag sa neck, ang tone mo mas warm. Yes, mas warm yung tone yan. And kapag yung sa bridge, dahil nandoon yung humbucker natin, doon yung bright sound natin. Ano bang magandang configuration? Ito para sa akin, yung sasuggest ko, HSS. Kasi ang neck, nakakapag-produce siya talaga ng warm tone, which is more for clean sounding tone, I should say. And sa humbucker is more on heavy, bright tone. Alright. Depende sa gusto mo talaga.